Yo, what's up mga katropa? Kamusta kayo? At welcome back na naman sa ating channel. Sa video na ito, mag-upgrade tayo ng fast charger dito sa motor ni boss kasi nalolobat yung motor niya kapag gumagamit siya ng headlight dahil yung headlight niya naka-LED na. So, ang gagawin natin dito mga katropa, i-upgrade natin yung charger pero hindi natin siya ipo-full wave. From half wave charger, pagbukas mo ng ilaw, auto fast charge siya. Bagay na bagay sa iyo itong video na ito kapag ayaw mong galawin yung stator mo. Bago nyo gayahin itong video na ito, siyempre, alamin nyo muna kung half-wave charger ba talaga ang inyong motor. Paano natin malalaman kung half-wave charger yung ating motor? Siyempre, dapat yung charger mo tulad nito. At ito rin. Dalawang klase kasi ng half-wave charger ang meron sa motor. Yung isa, kulay itim yung socket, yung buntot ng charger, at yung isa naman, kulay green. So, mostly, yung itim na socket, ginagamit yan sa primary type na motor. At yung kulay green naman, ginagamit yan sa mga battery-operated na motor. Yung mga battery-operated yung kanilang CDI. Dito pala mga katropa, marami nagkakamali rito porkit magkamukha silang dalawa, ginagamit na nila agad ito sa kanilang motor. Halimbawa, yung motor mo, yung kanyang charger ay itim na socket yung nakalagay, huwag mong gagamitan ng green na socket dahil magkaiba yung connection ng negative at positive nung green na socket at itong itim na socket. Kaya kung anong kulay lang ng charger socket yung nakalagay sa motor nyo, yun lang din yung gagamitin nyo. Maliban lamang kung gusto mong gamitin yung green, babaguhin mo yung pwesto ng kanyang wire. Magkaiba man yung kanyang mga connection mga katropa, pero iisa pa rin yung kanyang supply, galing pa rin yan sa stator yung supply ng kanyang headlight. Kaya kung gagayahin nyo ang video na ito, siguraduhin lang natin na naka LED na yung ating headlight at naka battery operated na ito. Para lang ito sa mga motor na naka battery operated na yung kanilang mga headlight. Huwag na huwag nyong gagayahin ito kapag stuck pa ang inyong wiring at stuck pa ang inyong bumbilya. Mga katropa, kung gusto nyo magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, pwede nyo akong sadyain sa aming shop dun sa Kibaol. Kung galing kayo sa bayan ng Lingayen, hanapin nyo lang yung CSI Lingayen, diretsuhin nyo lang yon hanggang makita nyo yung tulay ng bahay. Ito na yung tulay ng bahay, lagpasan nyo lang yung tulay na ito, pagbaba ng tulay, kumaliwa kayo. Pagkatapos natin kumaliwa, dumiretso lang tayo hanggang madaanan natin yung dalawang tulay. Pagkababa nyo sa tulay na ito, 50 meters na sa bandang kanan kami. At heto na nga mga katropa yung ating munting shop. Maraming maraming salamat mga katropa sa walang sawang pagsuporta at pagtitiwala sa amin sa inyong mga motor. Para magawa natin yung ating auto fast charge, kailangan natin ng isang 5-pin transparent relay. Huwag tayong gagamit ng relay na kulay itim kasi yung number 87 at yung number 87A niya magka-series. Dapat ganitong klaseng relay yung gagamitin natin. So heto yung relay natin mga katropa. Kung gusto nyong bumili ng ganitong klaseng relay, iiwan ko na lang yung link sa baba ng ating video description para ma-redirect kayo dun sa legit na nagbebenta ng ganitong klaseng relay. Sa ating relay mga katropa, maglalagay tayo ng wire at meron tayong iba bakante rito. Yung number 85, lalagyan natin ng wire yan. Number 30, lalagyan ng wire 86 at number 87A o yung tinatawag natin normally closed. Itong apat lang na ito ang lalagyan natin ng wire pero yung number 87, hindi na natin kailangan lagyan ng wire yan at iba bakante na natin yan. Pero kailangan natin yan silyaduhan para hindi mag-ground yung ating number 87.
So, heto na mga katropa yung ating relay at ito lamang yung mga nilagyan natin, yung 85, number 30, 86, at number 87A. Yan lamang yung mga lalagyan natin dito sa ating relay. Pagkatapos natin malagyan ng wire yung mga pin na yan, pwede na tayong mag-wiring doon sa ating motor. Dito sa ating motor mga katropa, hindi na natin kailangan palitan yung ating lumang charger. Hindi katulad dati na pag nagpo-pullwave tayo, pinapalitan natin yung charger na ito. Ngayon, hindi na natin kailangan palitan yan. Tapos sa ating socket ng ating charger, aalisin natin yan dahil meron tayong iwa-wiring dito. So, heto yung socket ng ating charger mga katropa. Sa socket ng ating charger, mayroon lamang tayong isang wire na gagalawin. Dito sa mga kulay ng ating charger, yung kulay white natin, ito yung nagsisilbing charger o siya yung nagcha-charge ng ating battery. Tapos dito naman sa kabila, meron tayong makikita ang yellow na mayroong lining na white. Siya naman yung supply ng ating headlight. Yung yellow na mayroong lining na white mga katropa, ang gagawin natin dito, puputulin natin. Pagkatapos nating maputol yung white-yellow dun sa ating socket ng charger, dito naman tayo sa ating relay. Sa ating relay mga katropa, yung number 30 ng ating relay at yung number 87A o yung gitna ng ating relay, ilalagay natin tong dalawang to doon sa yellow-white wire na pinutol natin dito sa ating socket ng charger. So hindi na importante rito mga katropa kung saan ba mapupunta yung number 87A at yung number 30 ng ating relay. Walang kaso yan kahit saan tumapat yung number 30 at 87A. Doon sa pinutol nating wire. Ang importante rito, hitong number 87A at number 30, tig-isa sila rito sa pinutol nating wire. So, heto na mga katropa yung isang yellow wire na pinutol natin na ilagay natin doon sa number 30 ng ating relay. At yung isang yellow wire pa na galing ng socket ng ating charger na ilagay natin doon sa number 87A ng ating relay. So, ganyan lang kasimple mga katropa. Walang problema dyan kung magkabaliktaran silang dalawa. Ang susunod na wire natin mga katropa dito sa ating relay, yung ating number 85, gagawin natin siyang ground. Kaya yung number 85 natin, ilalagay natin to sa ground wire natin o dito sa black na mayroong lining na white. Yung black na mayroong lining na white, eh yung mismong ground ng ating Suzuki. Pero depende yan sa motor o sa brand na ginagawa mo. Halimbawa, kung ang ginagawa mo ay Yamaha, ang ground nila ay kulay black. At kung ginagawa mo naman ay Honda, ang ground nila ay kulay green. O kaya naman, yung ating number 85, pwede nating ilagay ito doon sa body ground ng ating motor. So walang kaso dyan mga katropa, kasi ground din naman yan yung body ng ating motor. Kayo na yung bahala kung saan ba ilalagay yung ating number 85 ng relay, sa body ground ba or sa ground wire ng ating motor. So, heto na mga katropa yung ating number 85 na ilagay na natin doon sa black na mayroong lining na white o doon sa ating ground wire. Ang susunod natin mga katropa at pinakahuling wire dito sa ating relay, yung ating number 86 na wire. Yung ating number 86 ng ating relay. Yung number 86 ng ating relay mga katropa, ilalagay natin to doon sa mismong switch ng ating headlight. At kung mayroon man kayong mini driving light, pwede nyo rin itong ilagay doon sa switch ng ating mini driving light. Para pag on mo ng headlight mo, or pag on mo ng mini driving light, mag-auto fast charge yung ating charger. So yung ating number 86 mga katropa, ilalagay natin sa headlight switch ng motor ni tropa, kasi yung headlight lang niya ang merong LED pero wala siyang mini driving light. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo kung paano isama yung mini driving light dito sa number 86. So ito yung switch ng ating headlight. Dito naman sa kabila yung switch ng ating high and low. Sa switch ng high and low mga katropa, mayroon tayong makikitang socket dyan. Aalisin natin yung socket dahil dito natin ilalagay yung number 86 ng ating relay. So, heto yung socket ng ating high and low mga katropa. Sa socket ng high and low, mayroon tayong tatlong wire na makikita, pero yung pinakagitnang wire lang yung gagalawin natin. Dito natin ilalagay yung number 86 ng ating relay. Hetong gitnang wire ng ating socket, heto yung main supply ng ating high and low. Halimbawa na lang, kapag sinwitch mo yung ating headlight switch, masusupplyan ng positive yung pinakagitnang wire
wire, at yung pinakagitnang wire naman, siya yung magsusupply sa high at low ng ating headlight. Diyan natin ilalagay yung number 86 ng ating relay para pag on mo ng headlight, masusupplyan din ng positive yung number 86 ng ating relay at matitrigger yung ating auto pass charge. So, heto na mga katropa yung number 86 ng ating relay. Nagdugtong tayo ng wire dyan at pinagapang natin hanggang taas, hanggang doon sa sakit ng ating high and low, doon sa pinakagitnang wire. Ganito lang yung gagawin natin kapag gusto nating isama sa headlight yung ating auto pass charge. Ngayon, paano naman kung mayroon kang mini driving light? Siyempre, kahit nakapatay yung ilaw, dapat pagbukas mo na ng mini driving light, gagana din yung ating auto pass charge. Ganito yung gagawin natin kapag mayroon tayong mini driving light. Heto yung ginawa natin kanina. Heto yung switch ng ating high and low. Kinuha natin yung gitnang wire dyan at inilagay natin sa number 86 ng ating relay. Sa ating mini driving light mga katropa, meron tayong ginagamit na 3-way domino switch. Sa 3-way domino switch, meron tayong tatlong wire. Yung isang wire, papuntang ECC wire o yung tinatawag nating accessories wire. Yung isang wire naman dyan, papunta sa high beam ng ating headlight. At yung isang wire naman dyan, papunta naman sa low beam ng ating headlight. Dito mga katropa, gagamit tayo ng dalawang diode. Sa diode, meron tayong makikitang marking. Yung kabilang side, merong white mark o silver marking na nakalagay at sa kabilang side naman, walang marking. Yung walang marking na side ng ating diode, ilalagay natin yung isang diode dito sa wire ng ating high beam, yung walang marking. At yung isang diode uli na walang marking yung side, ilalagay natin sa wire ng ating low beam. Pagkatapos nating mailagay yung dalawang diode sa high beam at low beam ng ating 3-way domino switch, ang susunod na gagawin natin, pagsasamahin natin yung dalawang side ng diode na mayroong white marking. Pagkatapos nating pinagsama yung dalawang diode na mayroong white marking, lalagyan natin yan ng wire at itatap natin doon sa number 86 ng ating relay. Ngayon mga katropa, naisama na natin yung ating mini driving light doon sa number 86 ng ating relay. Doon sa ginawang wire natin kanina, doon sa sakit ng ating headlight, kailangan lagyan natin ito ng diode. Yung mayroong white marking, papunta doon sa number 86 ng ating relay. Ang purpose nito mga katropa, kaya naglagay tayo ng diode, para pag binuksan mo yung iyong mini driving light, hindi madadamay sa pagbukas yung ating headlight. So, ganyan lang mga katropa kung paano isabay yung ating auto pass charge doon mismo sa ating mini driving light para pag on mo ng high beam, matitrigger yung ating auto pass charge at may stable yung ating voltahe. Pag on mo naman ng low beam, matitrigger pa rin yung ating pass charge at magiging stable pa rin yung voltahe ng ating charger. So, tapos na tayo mag-wiring mga katropa. Subukan na natin yung ating auto pass charge. Nailagay na rin natin yung headlight ng ating motor. Tapos ito yung kanyang dating charger, hindi na natin inalis yan. At yung kanyang mga wire, mamaya i-organize natin yan. Balutan natin ng tape para mag-iwas grounded. Pero subukan muna natin yung ating auto pass charge. Dito sa ating voltmeter, meron tayong 11 volts lamang. Pero minsan nagiging 13 siya dahil nga yung kanyang battery medyo may kalumaan na at marumi na. Pero mamaya lilinisan natin yan para umayos yung kanyang contact. Ngayon, pag pinaandar natin yung ating motor mga katropa, paandarin natin. Nakapatay yung ating ilaw, syempre yung ating auto pass charge, hindi rin siya gumagana, nakapatay din. Pero pag binuksan natin yung ating headlight, or binuksan natin yung ating mini driving light, doon lamang gagana yung ating auto pass charge. Doon lamang siya mag-trigger. Katulad nito, gumana na siya. Pag nakapatay yung ating headlight, mamamatay siya. Diba? Auto switch, auto off din siya. Para maiwasan natin yung overcharging kapag walang gumagamit dun sa ating battery. Okay, so nakapatay yung ating headlight mga katropa. Tinignan natin yung rating ng ating battery. Kapag nakapatay yung ating headlight, yung kanyang rating pag umaandar siya ay 13, 14, 14.6, 14.9. Yan yung kanyang rating ng battery. Stable, maganda yung charging niya. Pero kapag binuksan natin yung ating headlight o mini driving light, matitrigger din yung ating auto pass charge at yung kanyang voltahe ay stable pa rin yung kanyang binibigay. 14, 15.3, kayang-kaya niyang suportahan kahit hindi tayo nag-full whip doon sa ating motor. Okay? So pag pinatay mo yung headlight, mamamatay din yung ating auto pass charge at babalik naman siya doon sa standard na kanyang voltahe. Stable, di ba?
walang lobat. So yan lang mga katropa kung paano mag auto pass shields dito sa ating motor na hindi na natin ginagalaw yung ating stator, hindi na natin pinopull wave yung stator. Kung ayaw mong galawin yung stator mo at ayaw mong i-improvise yung stator, maaari mong gayahin itong video na ito. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana marami kayo natutunan sa ating video, nagagamit nyo sa inyong panghanap buhay or nagagamit nyo sa inyong pagdi-DIY. Maraming salamat mga katropa, God bless at ingat palagi sa pagwa-wiring.